lahat ng ating mga Momshies out there. Once again, ako nga po pala si Momshie G or Momshie Gladys. At ngayong umaga po, kasama ko ang aking Momshie Jolly. Yan! Nag-bonding kami while eating. Actually, madalas naman namin talaga itong ginagawa habang kumakain kami, nagchikahan kami, nagkukwentuhan kami. Kasi syempre, dalawa lang naman kami dito sa bahay. So, para mas makachika at makilala nyo rin kami ng aking Momshie, ayan, meron kaming magagawing bonding habang kumakain. Tuturuan mo ko ng mga salitang Pangasinense. Ayan. Kasi hindi ako, marunong ako nakakaintindi, pero marunong ako, pero unti lang. The is it na. Oh, Galila, Mangantila. Excited siya. Ano yung Galila, Mangantila? Halina kayo, kumain na tayo. Yeah. Halina, kain na po tayo. At dahil dyan, halika na, kain na tayo. Yan. So, may mga parais tayo. Ang sarap pa yan ito, lugas ni Isa. Ayun. Kinamay niya po. Okay. Paano yung pagbati ng magandang umaga? Sa Pangasinan. Sa Pangasinan, magandang umaga. Salita. Ano nga pa yun? Hello? Kalimutan niya, no? Alam ko lang, gabi. Salabi. Salabi. Oo. Salabi. 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 Sa ilong, sa noo. Ano daw? Salabi, magandang gabi. Sa labi. Yan, yung magandang umaga. Hindi mo na alam. Na eh. Baka po nagtataka kayo bakit ito yung ulam namin. Kasi po ang nanay ko talaga ay isang napakagaling na chef. Ang alam niya po talaga ay puro prito. At siya po yung nagsasaing sa amin. Natuto kami magpanggasinan nung nabubuhay pa. Nabuhay pa sila tatay at saka si nanay. Kasi ang lingwahe namin, Pangasinan. Kaya marunong kami. Kahit konti. Tapos the rest nun, Tagalog na. Hindi nyo po na itatanong. Kami po ay laki sa lolo at lola namin. Kasi si mama, nag-abroad. Kinuha siya ng kuya niya dun sa abroad para matulungan din kami. Matusunsan yung mga pangangailangan namin. O ano naman ma sa Pangasinan yung No. Yung maganda ako. Maganda ako? Buffering yung mama ko. Hindi ko rin yata alam yun ah. Totoo. Maganggana. Maganggana. Ayun. Bagay yata sa maganggana ak. Maganggana ak. Maganggana ako. Maganda ako. Maganggana ako. Oo naman. Parang bagay sa akin yung maganggana. Kamukha kita, no? Wow. Buti na lang talaga yung ilong mo na iba. Kasi kami, nung bata kami, ang lolo lola ko, pag pinagagalita kami, madalas ginagamita kami ng mga salitang Pangasinense. Eh, si mother, hindi na masyadong nagsasalita ng ganun nung umuwi siya galing ng ibang bansa kasi nga siguro nakalimutan na rin. Kasi ngayon, bibihira. Pag trip niya lang, kaya meron siyang kausap ng mga taga-Pangasinan din. Yung malandi, maharot. Ano yun sa Pangasinense? Ano? Ano yung maatol? Ayun. Kasi, binabanggit ni nanay yun eh. Oo, naalala. Oo, correct. Maatol ka. Lalo na nung bata ako, nakikita niya ako nag-Chinese garter, nakikipag, naglalaro ng Barbie. Oh, maatol daw ako, maatol. maatol ka. Ah, maatol. Yan ba yung inaano sa mga lamok? Hindi. Katol pala yung katol. Katol yun eh. Hindi na maganda yun.
Eh, yung ano? Ano ba yung ano? Anak na lasi. Naririnig ko rin yun. Yung anak na lasi. Parang... Yung anak na lasi ka. Ginagano nila kami. Mm. Anak na lasi ka. Ano sa Tagalog nga yun? Hindi ko alam masyado sa Tagalog doon. Parang ganyan, anak na lasi ka yung... Kasi anak eh. Parang hindi maganda, parang... bad daw? Hmm. Ang taba mo. Mataba ka? Mataba ka. Ganun yung punto. Mataba ka. Mataba ka. Kasi si mama po at saka si papa is parehas na taga Pangasinan. Ang mama ko ay from Mangaldan, ang tatay ko naman po ay Labrador, kaya purong Pangasinense po ako. Pero hindi ako talaga marunong mag ano. Daisit laba. 'Di ba daisit laba, kaunti lang. Daisit. Kaya nga sabi ko kay Janjan, sige Jan, dito tayo magano, magsalita tayo ng Pangasinan. Para napapractice niya. Sila para napapractice. Nakakalimut ako na yung mga ibang words. Yung ano ma, ang sarap ng pagkain nyo. Ang sarap ng ginamit. Masamsamit? Ha? Masamsamit? Masamsamit? Sira. Ano yun? Ba't yung mga langaw tayo? Parang ulam mo, masamsamit sa sirayo. Masamsamit so sirayo. Parang ito, masamsamit so sirayo. Ernest ha, may mga ilan ako natututunan. Mga expression ng mga ano, Pangasinense. Expression. Expression na... Ng anak na lasi ba expression? Yan, parang ganun. Parang anak ka na nanay mo? Oo, oh, yan. Yung parang expression na rin yun. Anak ka na nanay mo, anak na lasi. Dimang ka. Kaya ganun nila. Anong dimang ka? Doon ka. Doon ka nga. Ah, parang doon ka nga. Bakit hindi mo pala natutunan yung pagluluto? Eh, kasi nagtatrabaho ako eh. Marunong ako, kaya lang, pag tinatamad ako, ayaw ko na. Huh? Luto na lang. Ano pinakaalam mong luto eh, yung perfect? Maliban sa pritong itlog. Kaya ako, nagpaksiwa ko. Di ba masarap? Masarap. In fairness, masarap po. Masarap naman. Timingan din talaga yung lasa ng nanay ko. Buti nga po ngayon may YouTube na kasi doon pwede na ako matutong magluto, ano yung ilalagay, paano mo siya lulutuin. Noon, hindi ka nag-YouTube. Wala. Kasi yung ate niya po, si Tita Celia, si Tita B, talaga masarap magluto. Sa kanila ng tatlong mga baba. Sa tatlong baba yung magkakapatid, si Mama ang pinaka-chef. Sa bukasan ng dilata, ulam na. Ganyan po si Mother. Pero masarap naman. Mihira siya magluto. Sa ngayon, syempre, ano na siya, medyo mabagal na siya kumilos kasi na mild stroke siya. Hanggat may oras siya or yung kaya niya, ano, siya nagluluto. Hinaya ko siya magluto para ma-exercise siya. Minsan nga, ano yun? Excuse me. Minsan nga, alas 8 pa lang, nagluluto na siya. Kailangan maaga pa lang. Nandiyan na yung mga lulutuin ko kasi ayoko nagmamadali. Parang itong ulam namin ngayon. Alas 12, di ba? Niluto niya to alas 10. Ganun dahil. Tsaka sabi, mahina ano, kasi ayaw niya nagmamadali siya. Ayoko nang biglayin ng apoy. Ano yung nagmamadali sa ano? Pangasinense. Apuram. Ayun. Ay, apuram? Bilisan mo, parang ganun. Oo, apuram. Apuram. Parang ganyan, pag kumakain ka, apuram. Eh, ano yung mabagal? Siyempre kung may mabilis, may mabagal. Ano
parang utak ko mamang nagahang. Ang bagal na. Pati utak ko bumagal na. Nagahang. Apo, ma'am. Si mama, pinapakain ko po siya nito, pero super bihira. Parang once a week. Sabi naman ng doctor, pwede naman, pero hangat mare, huwag siyang madalas o palagi. So, parang kasi isang buwan, isang beses, ganun. O, sa isang linggo, ganun. Kasi siya rin mismo, alam niya na kung ano yung mga bawal sa kanyang food. Diba? Ano yung mga bawal sa'yo? Dilata. Ano pa? Tuyo. Wow. Daing. Wow. Talaga? Kasi maalat yun eh. Mga maalat. Tsaka yung mga? Mamantika. So, hanggat mare, yan lang yung ano niya, kinakain. Kaya minsan, pa nag-request siya, yung gusto niya lang ng ganito tikman, go, okay lang, titikman na lang din. Kasi ito yung mga gamot niya. Yan, nakalagay na siya sa ganito, para na sa ganon, mabilis niya makikita o malalaman kung ano na yung iinumin niya, or kung ano na yung paubos na. Kaya, bago pa siya tuluyang masagad yung mga gamot niya, eh, nalalaman na namin kaagad. Ilan ang gamot na meron ka? Apat. Ano-ano? Purisimite. Ano pa? Candisartan. Candisartan. Aspirin. Aspirin. B-complex. At saka? Carbedilol. Yung carbedilol, yun ang tanghali at gabi. Siya lang yung twice a day. Siya yung twice a day. Twice a day, yun lang carbedilol. Yan. Kaya ang iniinom ko sa isang araw na gamot, bali lima. Binawasan ko na yung soft drinks. Binawasan ko na, dati grabe ako uminom ng soft drinks. Yun yung sinasabi na kung ano man yung mga pinagkakain mo noon, yan ang, yan ang sisingilin sa'yo pagdating ng panahon. Kaya ako, di ba, ma, hindi na ako nag-soft drinks. Nagsusoft drinks ka pa rin. Hindi na. Akala ko sasabihin. Hindi na kagaya ng dati na. At saka zero na kasi. No. You know, sugar. Di ba? Hindi ako doon sa no sugar. Meron pa rin yan. No sugar nga eh. No sugar. Pag no sugar, di no sugar. Wala talaga siyang sugar. Kaya? Mm-mm. Masamit? Ganyan kami dito sa everyday routine namin. Basta pag umaano, pag magluluto, magsasaing, siya. Pag maghuhugas ng pinagkainan, siya pa rin. Yan. Tapos, pero kasi pagdating sa ulam, lalo na pag, alimbawa may request siya, ako gumagawa talaga. Most of the time. Ngayon kasi trip niya yung ganito, so okay lang din naman kasi ang tagal din naman niya hindi kumakain yan. Tsaka tikim-tikim lang. Hindi ko siya pinapakain ng marami. And regarding doon sa noodles, mas marami yung sabaw. So parang nagmukha siyang nilagang noodles. So parang hindi siya ganun kaalat. Plus, ayan, meron siyang abot natin ito. Ayan, meron siyang ganito, dalawang pichel na iniinom niya for the whole day. Yan yung sukatan ng water niya everyday. Bati ka muna sa bati ka muna sa lahat ng ating mga taga-Pangasinan. Hi! Magandang tanghali. Hindi ko alam kung Pangasinan. Magandang tanghali. Kumain na kayo. sa Pangasinan? Hindi nga ako marunong. Kumain na ba kayo? Ang Kila. Ayun. Ang Kila.
Kung kumain na ba kayo? Angang kilay ito. Angang kilay? Tanghali. Ah. Tanghalian. Ah. Adi ano, magandang ugto. Magandang ugto, hindi. Magandang? Ugto. Tanghalian. Tanghali. Magandang ugto. Ugto! Hindi. Ay, hindi. Nagahang na yun. Ayog tukila. Parang kumain na kayo ng tanghalian. Ah, okay. Kami pa, patapos na kami. So, yan. After this, siyempre, pagkatapos namin kumain at uminom si mother ng gamot. Ikaw, hindi ko pa ubos eh. Manunod muna kami ng panandalian ng TV, tapos mga bandang hapon, eh, matutulog ng 2 hours, di ba? 2 hours lang sa hapon. Hmm. Tapos, manunod na... Huwag mo sa sobrang, kay nahihirapan ako matulog ng gabi. Hmm. Di ba? Ako pa ngayon naging human alarm clock niyo. Yan. So, sarap more... Gusto ko pa ng model. Tama na, di ba? Kasi unti lang. So, ayan na nga po, mga kamomshi, ang aming chikahan ng aking momshi Jolly for this afternoon sa aming tanghalian. So, sinisimot niya po. Kain na kayo. Sinisimot niya po talaga. Baka naman matusok ka nung tinidor. Dugala. Dugala is tama na. Ayan, maraming salamat for watching. Salamat po. Once again, my name is Momshi Gladys together with my Momshi Jolly. Bye.